Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Okay. Kuya Winner, magandang umaga sa inyo lahat. Ito po si JP Varela. Wala na tayong music dyan, Kuya Winner. No. parang nasira ata yung ating audio dyan, Kuya Winner. Pero, Wow, pangit ang ating audio ngayon, Kuya Winner. Kanina, ang ganda-ganda. Kasi maganda yung ating... Pero si Tala, Miss Tala, maraming salamat. Salamat at dinamay mo ako dyan sa mga pogi. Pero para maging pogi kasi, kailangan maganda yung nutrisyon. No? Ang nutrisyon ng tao, pagdating sa carbohydrates, tapos meron niyang protein, at saka, ano ba yung isa? Protein, carbohydrates, and fats. Okay? Yung protein, galing sa mga ulam, andyan yung baboy, baka, agrikultura pa rin. Yung fats, galing pa rin sa agrikultura. At yung ating carbohydrates, no? Primary sources ng carbohydrates, sugar and starch. At pagdating sa starch, yung ating pangunahing pinanggagalingan yan ay bigas. At sugar, siyempre, asukal. Yung mga matatamis na bagay na kinakain natin. So, yun, nasa balita kanina, nagkaroon na ng nanganak tong issue ng 300 metric tons na importation ng asukal. At sigurado ako pupunta ito sa kabilang parte ng nutrition chart natin to rice. Kasi yung rice ay meron din yung importation na nangyayari. Malamang sa hindi at malamang sa oo. No? Dito tayo pupunta at pangunahan na natin kasi lagi tayong nauuna dito sa programa natin, Kuya Winner na Tambayan, di ba? Tayo ang nagsiset ng national policy. Tama ba yun, Kuya Winner? So, kasama natin ngayon yung umaga. Ipa-unmute na kaya natin to si Kuya John, no? Naunsyame yung ating na-cancel din yung ating order. Na-cancel yung ating order last Thursday dahil hindi ata pinayagan din ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pagsalita to siya. Okay. So itong si meron na siyang microphone ngayon. Ha, pogi na magsasaka. Magsasaka lang naman. Pero pogi, kailangan mo yung mga magsasaka natin, sila yung mayayaman eh. Kasi maari pa lang mapataas yung kanilang ani. At hindi na natin kailangan umangkat sa dami ng ating lupang naka-designate for farming rice dito sa Pilipinas. So, wag natin patagalin. Introduce na natin no, si Mr. John Elcano. Mag-introduce ko na ng bahagya, sir. Good morning po, Sir JP Valera sa kay Kuya Winner. Last week po, medyo naudlot po kasi nagkaroon ng sira yung ating wala po audio. Anyway, maraming salamat po at magandang umaga po sa mga nakikinig at sa mga nanonood. Ito po ay matagal ng technology po ng ating mga magsasaka na dapat po sila ay hindi na po nagsasuffer sa pagbili ng mga inputs sapagkat meron po tayong teknolohiya na tinatawag po ay modern technology mula po sa Go Agri Rice Technology. Okay, bago natin yan. So, ang pinaka detalye, bago natin puntahan yung detalye, no? Last Thursday, nag-intrude yan si Attorney Ahmed na sana makahabol pa sa atin kasi sa ngayong mga oras na ito ay may binibili lang siya sa labas, no? Bumibili siya sa umaangkat ata siya ng mga gamot para sa nag-i-import din, Kuya Winner. Meron atang pahintulot din yan galing sa Malacanang. Pero anyway, kahabol si Attorney Ahmed.
Pero ang intro niya noon is, yun nga, may inputs itong pagtatanim ng palay. No? Kasi yung mga kabataan natin ngayon, Kuya John, no? Lalo na kami, mga ginoong may lupa, mga oligarko, no? Mga galing sa mga naniniwala naman si Sir Dagalio sa pamilyang oligarko na pakuulo. Oo lang siya. Okay, ganito. Hindi na namin alam yung proseso ng pagtatanim ng palay. Diba may kanta tayo niyan, magtanim ay bibiro, maghapong na kayo po, no? So nagsisimula sa binhi. Tama, no? Binhi na itatransplant dun sa rice field. Tama po ba? So yung ano na may computation yun, di ba? Sa isang sakong binhi, gaano karaming, gaano kalaking rice field ang pwede mong pagtaniman niya ng palay? Kasi bawat isang tusok ata niyan, tatlo o apat ba na stalks ng binhi? Tatlo hanggang lima po ang ginagamit po ng ating mga magsasaka. Average of 4. Tama, no? Average of 4. Opo. So, tatlo hanggang lima, yun yung tinutusok nila ng maghapon. Yun yung sinasabi sa kantang maghapong na kayo ko. Nasubukan nyo nila ba po yan? Magtanim, hindi biro. Opo. Opo. Tayo po ay laking ano po, magsasaka po. Yo. Magsasaka po talaga ako by profession. Opo. O yan yung kagandahan dito sa Tambayan. Kasi pati magsasaka, kinakausap natin dito, Kuya Winner, di ba? O, Kuya Winner, ikaw yung mga palayan mo, nataniman mo na ba? Ay, si Kuya Winner hindi nagsasalita. Kasi ano ata to si Kuya Winner eh. Digital age na to eh. Digital age. Sa digital age, wala na tayong ano, wala na tayong alam kung paano tinatanim yung mga kinakain natin at nirereklamo natin. Mm-hmm. Ayun. So, itong ating teknolohiya ang pinag-uusapan. Saan ba to nagsisimula? Sa seedling o dun na sa field? Actually po ito pong ating pong technology, ito po ay treatment lamang po sa ating lupa. Sa mga lupa na ilang taon na po natin na binubudbura ng mga chemicals po. Ito po yung inorganic fertilizer. So kung babalikan po natin yung ating pong unang pagsasaka, ako po na na-witness ko po yan nung ako po ay natutong magsaka nung ako po ay high school. Nahawak po ako ng ano eh, ng araro. So kapag ano po talagang pinaprepare po yan. Preparasyon mo opo, na. Opo. Kalin mo na, no? Tama, opo, tama. Yun po yung aking mga inabot. At syempre po, nagbalik ano lang din po ako sa aming pong hanap buhay bilang pagsasaka. Eh, ang ating pong pagpoproseso po, ito po kasi tinatanim po ito ng at least 120 days po bago po tayo mag-harvest. Ano po? Pero ang land preparation po. Mula sa seedling, mula sa pagtanim mo ng bigas na may ipa, no? Seedlings po, po. Mula sa ano, 120 days ang bilang yan bago makapag-harvest. Yes po, po. So ideally, ang isang plot ay tatlong beses ba sa isang taon nakakaano may pahinga yan na nasa gitna? May pahinga po, pero nung araw po na nakakapagsaka po tayo ng 3 times a week, a year. Gawa po nung ang ating po mga lupa po, yung ating pong pinitak, eh ano po yan, lalo na po yung mga irrigated, ano po, kayang-kaya po yan na mag-produce 3 times a year. Pero dahil po medyo ipapahinga natin yung lupa, ginawa po natin na ano, na 2 times a year. Pero yung kalagitnaan po noon, meron pong alternative na vegetable crops naman po. Pero in the meantime, titigas yung lupa noon. Tama ka, no? Magsisimula pala sa pag-aararo, hindi sa seedling, no? Kasi pag hindi mo siya ginamit for rice, so wala siya masyadong tubig, yung lupa titigas, magko-compact. Titigas. And opo. Then bibirahin yan ngayon nung araro na may patusok yan na iba na bakal na gaano kahaba yung mga 1 foot, tama? 1 foot yung patusok sa lupa. Meron pong 1 foot kasama na yung ano, yung pinaka base niya. Oh, yung pinaka tusok. Tapos yan yung hihilain ng kalabaw. Oh, yun yung hihilain ng kalabaw. Tapos gumagawa yan ng straight line. So nabubungkal galing sa ilalim, mga 1 foot below, pupunta sa itaas. Magbuba yung proseso na yan. Tapos yun na siya. Nako-cultivate po, opo. O iikot siyang ganon. So yung proseso na yan ba ay healthy para sa lupa?
Actually po yung lupa po na iniwan po natin na pinagtaniman, healthy naman po yan talaga. And sinasabi lang po na hindi healthy kasi acidic na po yung ating lupa. Acidity. Okay, so paano ba, alkaline ba dapat ang lupa para ano? Ano ba nangyari pag acidic? Tuloy po ang lupa po natin kapag madalas pong ginagamitan ng fertilizer o yung inorganic fertilizer, ito po ay umaasim. So yan po yung nagiging resulta ng mababa po ang ating pong nagiging ano, sakahin o yung harvest. So kung yung tinitingnan po natin, yung sa isang pinitak o 1 hectare, ang nilalaman po ng transplanting po natin ay isang kaban po na binhi para po sa isang ano, no, proseso po ng ano, transplanting. One kaban of binhi is about 25 kilos, if I'm not mistaken, tama ba? 40 kilos po, 40 kilos. Yan po yung mga inbred po natin, yung mga good seeds po na tinatawag po. So yun maliban po dun sa sinasabi niyo po, Sir JP, yung 25 kilos, yan po ngayon yung bago na mga hybrid seeds, hybrid seeds po. Okay. Pero yung ordinary na bigas natin dati, yung palay to ha, na hindi na shell, meron pa tong brown, tama ba? I didn't understand that. Okay, brown, okay? May ipa, opo. Ipa. Yan ay itatanim mo at ang matataniman niyan ay 1 hektarya sa normal opo na proseso ngayon. Itong sa inyo, ilan ang kailangan para makapagtanim ng 1 hektarya? Sa 1 hektarya po, ito pong makabagong teknolohiya natin. 5 kilo lang po ang i-require natin sa 1 hektarya. 5 kilo opo versus 40? Opo, opo. Totoo po yan. Opo. You are only going to need 1/8 of the normal input? Yes po. Totoo po yan. At gagamitin lang po natin yung ating technology na sinasabi. Tamang land preparation, tamang treatment po ng soil, yan po ay makakamit po natin kung ilan po yung sinasabi po ng ating pong programa ngayon sa Department of Agriculture na masagana 150. Teka yan lang po ay kayang-kaya natin. Opo. Kuya, baka isipin ng ating mga listener, mga ano, fake news ata to, fake news. Alam ba ito ng field rice? Alam ba ito ng field rice? Ang field rice po, nag-ano po kami dyan na about 2 to 3 years na kami po ay nag-participate sa kanilang programa, yung tinatawag nilang palayabangan. During ano po, 2013 hanggang 2016. No po. Meron po kaming certificate na talaga nag-participate kami at 5 kilo ang amin pong itinanim sa 1 hektarya na nagkaroon nga po kami ng ano ng result o yield output ng 7.5 tons. Yan po yung computation po ng ating pong tinanim. Ilang sako yan? Ilang kaban? Sabi na ano, kaban. Nasa 150 kabans po. 150 kabans. Pag giniling mo yan, ilan ang lalabas diyan? Sa 150 kabans po, at least po 65% po. Yun po yung normal na lumalabas po. So, around 80 to 85 na sakong bigas na? Bigas na, tama ba? Sa 65%? Opo, tama po. 65% po. Yun po yung normal po ng ano, ng pagka pinatistis na po natin o pinagiling na po natin yung palay. Doon sa normal na pamamaraan, yung dating, yung nakasanayan natin, ilan ba ang yield nila sa 40 na kilong binhi? Ilan ang normal? Usually, yung normal po na inaani nila, nasa 100 kaban po. Yan po yung ano, yung sa 1 sa 5 sa 1 kaban na which is 40 kilos po. Teka. Po yung normal. Kung minsan po bumababa pa nga po ng 85 o mas, depende po kung ano po yung ginamit nila na binhi. Sige. I-compare lang natin in terms of numbers, kuya, ha. From the binhi, ang iyong input is now only divided by 8. Ano bang divided by? 12.5%, no? Of the normal. And then yung output mo is 50% higher. Apo. Abay, baka magdastos yan.
Hindi po, magic nga raw po, sinasabi po. Actually, oh, may bagong-bago kaming demo. Ito po ay from Cavinte, Laguna. At kasama po natin dyan yung ating pungbuting alkalde po, si Mayor Milbert Oliveros. Siya po, na-witness niya po. Kasi nagkaroon po kami ng Harvest Festival noong last December. At gayon nga po, cooperation po ng kanilang mga cooperative. Uh-huh. Dito po. Noong una po talaga, natatawa po sila sa technology. Sabi nila, imposible po mangyari. Imposible. Kaya ngayon, alam niyo po, imposible. Imposible po talaga. Pero wala naman po tayong ibang gagawin, kundi i-treat po yung ating po mga lupa. Para mag-neutralize yung ating pong lupa, bumalik po yung kanyang micro and macronutrients po. Pero hindi po siya instant. Ano po? Kasi kung magiging cycle po ito na pagtatanim po, gamit po yung technology, yan po ay mawawala na yung paggamit po ng mga chemical fertilizer. Sa loob ng ilang taon? Sa loob ng ilang taon? Opo, yung transition po talaga, umaabot po ng 10 taon yan. Matagal-tagal. Okay. Pero ito po sa unang pagtatanim po natin, maaari na po natin makuha yung po sinasabing 5 kilos per hectare. Pero meron pong gradual minimal application po ng inorganic sapagkat from acidity po nung lupa, dahan-dahan po nating tinatanggal yung ating pong inputs. Halimbawa po, nakaka-6 po tayong bag sa isang hektarya. Maaari na po nating bawasan po yun ng 4. Gawin natin pong 2 inputs na lang po. Ganyan po ang gagawin natin. So, hindi to overnight? Hindi po overnight. Pero, on the first planting, meron ka na makikita kagad na advantage? Resulta. Opo, advantage. Ang advantage po nito, yun nga po, nabawasan na po kagad yung inputs po natin. So, yan po malaking katipiran sa ating po mga magsasaka. Pag nakatipid ang isang farmer, siyempre, yayaman, ano? Mababawi po nila yung kanilang pinaghihirapan. At saka kung ano po, binabanggit po natin na napakataas po talaga ng bilihin ng ating bigas. Kadahilanan po, dahil po sa taas po ng inputs na ginagamit po ng ating mga magsasaka. Okay. Kaya nga po, ito po, ipinapasok po natin o itinatransfer po natin sa ating magsasaka para naman po talagang kapakipakinabang. At actually po, meron pa po isa pong benepisyo. Sir JP, ang benepisyo po nito, kapag ka po na-treat po natin yung lupa, hindi na po tayo kailangan gumamit po ng mga pesticidyo. So, insecticide. Opo. Epektin. Okay, ganito. Ano naman ang epekto nito dun sa runoff ng tubig, dun sa mga ilog at saka mga batis at saka yung mga creek na nadadaluyan ang mga isda ba dun ay mamamatay o yung mga water lily ay dadami at saka yung water hyacinth? Meron ba tong epekto dun sa downstream? Kung ito po yung tubig po na treated, yung lupa na treated at pinadaloy nyo po sa doon po sa ilog o sa mga kung saan man po dadapo ano. Siyempre, sila po ay lulusog. Lulusog ba yung yung water hyacinth at saka water lily na dadami at mamamatay yung ating mga ilog o hindi? Hindi po. Kasi po, ultimo ang ilog po, kaya po nating linisin kahit na gaano po kadumi yan. Hindi linisin po ng ating pong technology. Pati yung ecology downstream sa tubig, mayroon siyang effect doon na mas maganda. Good effect po. Opo. Okay, taga. Pero ang focus po natin dito, yung lupa po. Gusto ko yung detalye na yan, pero... mukhang interesado, dami nang nagta-thumbs up dito sa ating online na chat dito sa ano. Ngayon, mukhang maganda siguro mag-ad break muna tayo at ibigay mo yung detalye pagkatapos ng ating ad break.
Para kasi naiinteresado na yung mga tao kung ano yung teknolohiya na yan at bakit yan ay tago-tago nyo. Tinatago mga tato eh. Pero... po, matagal na pong ano, inilalabas ito. Kaya lang po, unfortunately po, talagang hindi po na ilalabas ng, sa programa po na ating pong agriculture. Ayan, ayan. So sana mapakinggan at makarating sa mga kinauukulan. Pero bago yan, Kuya Winner, alam ko, marami na rin nag-advertise sa atin dito sa ating programa. Di pagbigyan muna natin sila ng pagkakataon. Kuya Winner, magbabalik ang tambayan, mga kaibigan. No? At kasama pa rin natin si Mr. Joseph Elcano na magaling na farmer, mayaman, yumaman na ito. Kaya pinsa. Sige, magbabalik ang tambayan. Muli nating balikan, tambayan sa DWIZ. No, no, hindi nagaralgal yung ating audio dyan, Kuya Winner. Kaya yung gusto ko, yung medyo rock ang dating at rock din kasi itong ating pinag-uusapan dito, pero hindi, lupa pala, lupa. Magpapatama ng lupa na, you know, matagal na pala itong teknolohiya. Mr. Elcano, farmer at developer nitong isang bagong teknolohiya na, okay, tested na ba ito? Gano'n na ba ito katagal? Kailan nyo ba ito na-discover, Mr. Elcano? Opo, ito po ay started since 1999. Pero hindi pa po well-known, no? Kasi development stage pa lang po. Okay. So in 2005, nag-explore na po yung technology. So nagkaroon na po ng sariling protocol. Ito po yung ibibigay natin sa ating mga farmers kapag interesado po sila na pag sinabi, mag-demo. Pag sinabing protocol, yan yung mga naririnig natin sa Department of Health, di ba? Pag sinabing protocol, scientific yan na pamamaraan ng pag-transition, tama po ba? Parang treatment cycle. Yes po, opo. Okay. Opo, ito po yung susundan lang nila. Huwag lang po silang maliligaw sa protocol at yung sinasabi po natin, 5 kilos per hectare, dun po sa 5 to 7.5 tons ang yield. Okay. Ano po yan? Sure bolt po yan. Opo. Sure bolt? So yan po, nung 2... Opo. Oh. So during 2013 naman po, so pinaikli ko na lang po, no, Sir JP. 2013, nag-participate nga po tayo sa programa po ng Peel Rice. Dito po sa Muñoz, Nueva Ecija. Yan po yung tinatawag nila na Palay Yabangan. Yan ba yung sa University of Central Luzon? Or Central, yes po, po. State College po. Or State University? Oo. Sila yung makas dyan sa research ng ano ng bigas at palay, no? Sila ang sentro, tama? Hindi ko na. UP Los Baños? Opo, po. Sila po ang sentro po ng ating pagka may mga bago po tayong ilalabas na ano na rice na... Aid. Yung pong hybrid mga variety ng rice. Sila po yung nag-justify, opo. Opo, opo, tama. Okay, opo. Magaling. So during that time nga po, ituloy ko po. Opo, sige. During that time po, yung tinatawag nilang palay yabangan, narito po yung iba't ibang sangay po ng mga multinational company. Yung Bayer, nandyan po yung Syngenta, si Monsanto, si Pioneer. Opo, nandyan po si SL Agritech. At okay, yung iba-iba po pong mga nag-participate. Mm-hmm. So yan po, diyan po namin na pinatunayan for 3 consecutive year na ang yield po talaga ay 5 kilos, nag-yield po ng 5 to 7.5 tons. Opo. Comparative po, study ha? Comparative. Kumbaga sabay-sabay kayo. Opo. Okay. Consistent po yan. Consistent. Opo. Nakakalungkot nga lang po talaga pero... anyway po, yun po yung ano, at least na proof po namin, meron po kaming hiningi na certificate sa kanila na nagpapatunay na ito pong technology na ito ay talagang pinatunayan with demo for 3 consecutive years. Okay. And demo sa mga iba't ibang probinsya natin na tumatangkilik. Okay. So yan po, nangyari nga pa po dyan, isa pa pong ano no, Sir JP, sino sa Peel Rice, hindi po hindi makapaniwala. Sino nakinabang? Meron po mga ibang mga farmers tayo na nakikinabang sa ngayon.
Mm-hmm. Opo. Meron po mga ano, mga farmers na gumagamit. Pero ikwento ko lang po, Sir JP, yung huli po na hindi makapaniwala si Philrice, pinagamit pa po yung kanilang variety ng seeds. Mm. Yung Mestizo 20. Yan po yung kanilang parang pinaka hybrid po eh. So kumbaga using your planting your fertilizer technology using their seeds. Yes po, opo. So wala po nangyari. Ah, ganun pa rin naman po yung resulta. So pareho. Kaya, so kilos. Opo, kaya 80 po. Consistent po. Yes po. At ang maganda pong balita dito, Sir JP, kung sinasabi po na mahal, hindi po mahal. Kasi yung pong traditional farming natin, gumagastos po tayo ng 50 to 60,000 per hectare. Uh-huh. Dito po, gagastos lang po tayo ng kalahati. Kalahati po nung 50 mil, 25, 60, 30,000. Ganun lamang po yung gagamitin natin sa cost of operations per hectare. Teka. So mas mura na yung cost, mas konti yung input na palay, yung binhe, opo. Mas malaki yung output. Eh bakit hindi to nag-flourish? Hindi siya pinopromote. At pag ako naman nakaka-attend ako paminsan-minsan ng ng mga symposium na kasama yung Philrice, lalo na sa mga usap tungkol sa golden rice, no? At kaya kung alam niya ng yung Central Luzon na university na sila yung nangunguna diyan kasi napakagaling ng mga scientist diyan. Napakagaling po, ng mga Filipino scientist natin diyan pagdating sa palay. Pero magagaling po talaga, opo. Opo. Ano nga? Yes. Dahil ba wala kang multi-packer? Ganun ba 'yon? Wala po kaming idea, ano po. Kasi meron po kaming pinasok diyan na sa Region 3 po. Okay. Doon po sa DA, present na rin po namin 'yan at pinakilala. Teka lang. Unfortunately, sponsor. Talagang kasi pag inuwento po namin, hindi po kapanipaniwala. Baka naman hindi hanggat hindi po na-demo. Baka hindi mo ini-sponsor yung expo. Hindi ka nag-i-sponsor, hindi mo ginagastosan yung expo. Sa ngayon po, dahil po na kahit papano, may konti po na kinikita. Mm. Kapag kami expo po, dito po sa sa part ng Tarlac. Diyan, nagpa-participate po tayo. Nagdi-display po kami diyan sa SM. Opo. At ngayon nga po, dinala ko po rito sa South Luzon. Narito po yung ating opisina sa Cavinti, Laguna po, sa Pawin, Barangay Pawin. May farm po tayo diyan para makita po nung ibang mga farmers na ito po pala, ito totoo. Ayan. Kasi may mga tanong muna. Ito ba daw ay malaki ang kumbaga may difference ba sa rain-fed or irrigated na rice rice farms? Does it matter? Wala po. Apo. Wala pong problema po. Panag-ulan o panag-araw, pwede po tayong gumamit nitong technology na ito. Yung ibig mo sabihin yung pag-ulan o panag-araw, rain-fed o kailangan irrigated? Ito po yung tinatawag na panag-ulan, rain-fed po yung sinasabi po. May area po tayo kasi na hindi po sa irrigated. Nakakapagtanim lang sila during rain-fed. So doon lang po sila nakakapagtanim. Pwede pa rin. Opo. Pero pa po yung mga irrigated. Ito pong irrigated, continuous po yung tubig. Teka, parang with 50% more, with 50% more output sa ating current na output, isn't that more than sufficient para tayo mag-export ng palay? Kung titingnan po natin, kung ito po ay gagamitin ng ating pong Department of Agriculture, kaya pong i-sustain yung ating pong requirement ating pong bansa. Opo. No, at least sufficiency. Opo. 63% ata tayo ngayon or 65% ang ating sufficiency sa palay, no? Opo. Kung hindi ako nagkakamali, sa huling datos, parang nasa 65 to 70% yung ating sufficiency sa palay. So, ini-import natin yung 30%.
Opo, opo. Kung makuha natin yung... Umaangkat pa po tayo. Oo, oh, yung kalahati ng 70, 35, baka may pang-export pa tayong konti. Ngayari po, baharing tayo naman po ang mag-export. Abay, tapos mas mura pa yung magiging cost natin. At isipin mo kung sila yes, po. Maghahati yung ano ha? Maghahati yung cost. Opo, opo. Yes po. Actually po, ito po ay na-demo na rin po natin sa bayan po ng Lawag. During hindi ko po inaano no, hindi ko po ina-highlight pero nabanggit na na-demo po natin ito during government pa lang po si ating presidente. Hindi lang po talaga nagtuloy-tuloy na ma-absorb o makilala. Dahil ano po? Kailan ba si governor doon yung 1998, 97 hanggang 2000, early 2000, di ba? Na governor siya doon? Early 2000 po. Opo, early 2000. 2000. Diyan po yung ano, during na development ano po. Stage po ng ating pong ano po, modern na technology po ng GoAgri Arise Tech po. Infant pa lang yung technology mo noon. Hindi pa siya nagkaroon ng tamang protocol, hindi pa siya yes po, opo. Recognized ni Philrise. Pero, oh. But opo. Now, it's a different pero story. Almost na perfect. Opo, na perfect na po natin na lalo na po nung nag-demo na tayo sa field rice at saka po meron pang isang malaking rice field diyan sa Isabela na napatunayan po talaga na nag-yield po sila ng ano, may certificate po tayo niyan, nag-yield po sila ng 7.5 per hectare. Oh, ito at, na lang. Recently nga lang po dito po sa Cavinte, medyo mababa po. Nasa 117 cabans lang po tayo. Using of their ano at their seeds yung pong variety na ginamit yung 216. Considering po kasi panagulan yon eh meron pong typhoon. Oo. Na nalunod pero na recover tapos may infestation, yan po yung nangyari kasi nung time na yon marami po siyang katabi na pitak na nauna nang nag-harvest. So ini pero kahit na 117 that's still higher than the normal 80. Yes po, po. Totoo po 'yon. And then this is the first cycle na sinasabi mo na kailangan nga sunod-sunod hanggang first sa cycle. First cycle lang po siya po. Doon mo fully maximize yung technology, no? Yes na, po, po. Totally mawawala na yung need mo for the chemical fertilizer and then mapupunta ka na ngayon sa tawag nito organic po, organic farming. Okay. Can you tell us a little bit about the science? How is this how does this come, in what form, ano to, liquid, anong binibili, ano ang inputs, ano ba to? Purely bubuhos mo lang o kailangan merong work involved on the farmer side na maging konting scientist din? Ayun, yun, may sample pala yan. Ano yan? Meron po tayo na nakakilo. Uh-huh. Ito po is meron po tayong dalawang klase. Meron po tayong agriculture. Uh-huh. So sa agriculture nandiyan po yung rice, yung corn, yung vegetable, so, hindi pala yung ornamental at saka mga fruit bearing trees, yan po yung ginagamitan. At meron po tayo para sa livestock na same thing din po na nakakilo. So yan po actually po, kung siyempre po, ang pinakamagandang effect po, halimbawa po sa gulay, kung gumamit po tayo ng ganitong inputs, hindi po kailangan na budburan ng mga chemicals o yung mga pesticide, ang ating pong pagkain magiging ano? Healthy po. Okay. Opo, opo. Kasi sa gulay po, kahit po na ano, na kala na eh, maganda yung gulay, pero hindi po natin alam, ito po ay diniligan o binudburan po ng chemicals before ng harvesting. So kaya yan po ang effect, hindi po natin masabi, baka yan po nanggagaling yung iba't ibang karamdaman ng mga tao ngayon. Correct. Ganito ah. Usual na away sa ngayon. Ha? Itong organic at saka yung GMO. Okay? Yes po, po. Yung technology nyo ba ay incompatible with GMO? Kumbaga ang GMO hindi po ay hindi na wala po tayong concern sa GMO. Okay. Mas maganda nga po
may GMO tayo, pero seeds. Ang gagamitin po na pagtatanim po yung technology natin. Ayun, so compatible. Hindi ito incompatible. Opo. Ayun lang, magagalit yung mga ano niyan, yung mga organic farmers. Pero hindi ko rin yan maintindihan kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang galit na yan. Ano? Kasi kagaya ng galit ng organic farmers laban sa mga GM, nandyan din yung galit ng mga chemical fertilizer companies na sinasabi nga ng ating mga nagko-comments dito, no? Na sila yung nagbablock sa mga technology yung kagaya mo. Kaya ikaw ba ay Filipino technology o meron kang foreign ano dyan, opponent? Filipino technology po. Pilipinong-Pilipino po ito. Actually po, Sir JP, napakaganda po ng technology natin. Sa ngayon po, ang gumagamit po ngayon e Africa. Lumabas na po yung technology natin sa ibang bansa. Hindi yan probinsya. Wala pa tayong probinsya na pinapangalan ng Africa dito. Wala pa po. Meron po tayo sa mga probinsya dito na gumagamit. Pero ito pong Africa po lalo na po yung ito pong previous na kanilang cropping season. Ito na po yung ginagamit nila sa pagugulay at saka po sa pagpapalay. Kaya nga po, mukhang napaghulihan po tayo. Sana naman po masubukan po natin para malaman po natin kung may katotohanan po itong aking pong ikinikwento. Ayun na Kuya Winner, yan yung sinasabi Kuya Winner. Yung aksi mo, aksi, nako. Diba, marami tayong laro dito na pang Pilipino, larong Pinoy, pero ikaw, aksi ang gusto mo. Meron tayong fertilizer na gawang Pilipino. Ang gusto natin yung gawang Ukraine. Kailangan talaga yung imported. Okay, opo. Opo. Yung atin naman affected po talaga tayo dyan. Teka. Ayos. Pero, kaya pala yung mayaman yung ating pamer. How much daw yan? Yes po. How much daw? Anong nas? Sa ngayon po, hindi ko po pwedeng i-air po yung ating pong presyo. Okay, definitely lalabas mas mura kaysa sa gumagamit ng commercial chemical. Yes po. Per yung tradition farming po natin, almost 50% po ang ating pong magagastos lamang. Pero hindi siya abrupt. Kailangan may proseso. Ha? Yun lang yung gusto natin ipaliwanag. Na may proseso dito, may work involved. No? Kasi may science na kailangan tune din. As ika nga, may protocol parang sa ano na yun. Siya. Yes po, opo. Yusek Bergere. Opo. Kami protocol. Hindi pwede basta-basta nalang inom ng gamot. O di ka turok lang turok ng kung ano-ano, di ba? Kailangan may protocol. Opo, opo. Oo. Oh. So, paano sa mga interesado po, opo. Yan. Sa mga interesado po, Sir JP, opo. Yan, sige. Sa mga interesado po, kung nais nyo po na kayo po ay magkaroon po ng ganitong technology na hindi na po kayo mamumblema ng taas po ng inputs o paggasta ng inputs, pwede nyo pong gamitin ito. At kami po ay tutulong sa inyo kapag kayo po ay nagtanim. Makakarating po kami dyan para i-guide po kayo dun sa protocol na ibibigay namin. At syempre, makakapag-usap po tayo at ipuprove po namin na yan pong tinataniman ninyo may pag-asa pa po na lumago o lumaki ang inyo pong harvest. Ayun po. Magpapaalam po tayo kay Kuya Winner, ha. Kuya Winner, i-chat mo ako kung pwedeng banggitin niya sir yung kanyang cellphone number kasi may humingi sa atin, no? Kung ano yung cellphone. Ayun. Ayun si Winner. Oo. O ata, banggitin mo na yung cellphone number para yung ating mga listeners kung gusto nilang makipag-ugnayan sa inyong opisina o di kayo yung opisina ba ito? Personal mo na, bigyan mo na kung paano sila makapag-contact. Opo. Ang GoAgri Integrated Farm po ay naka-base po sa Cavinti, Laguna sa Barangay Pawin. Nariyan po yung aming pong opisina. Pero sa contact number po, kung ayos niyo po akong makausap, o interesado po kayo, ang akin pong numero ay 0939-482-4253. Uulitin ko po, 0939-482-4253. Yan po ang akin pong numero. Opo. Strictly for business only, ha? May asawa na to si Sir, ha? Walang mga... Huh?
mag-denize dyan ng mga, hey, bored ka na ba? Nalulungkot, walang makausap, walang ganun-ganun, ha? Sabi na, strictly for business, pero sabi kasi ni presidente nung last week lang, tatawagan daw niya yung mga ibang bansa na nagpo-produce ng fertilizers kung paano magkapag-pasok dito sa Pilipinas ng mas mura na alternatibo. Eh, ikaw ba'y natawagan na? Hindi pa po. Yan po, pinapakinggan ko nga po. Kasi actually po, kung direkta po, government to government ang mag-uusap po, lalo na po sa, ano po, sa larangan po ng pagsasaka, napakamura po. Pero, so wala pong channel na dadaanan. Yun naman, no? Isang malaking reduction sa cost yan. Kung kunwari, government to government nga naman yung mag-transact, no? Pero even then, hindi naman papayag itong mga existing players natin na ibabagsak yung presyo through that means. But wala silang magagawa kung ang ating pamahalaan ay makikipag-usap sa sarili nilang mga inventors at sarili nating mga scientists dito sa Pilipinas. Meron ka ba mga kapartner dito sa paggawa nito na mga professionals in the field of agriculture? At saan sila? Opo, actually po. Babanggitin ko po yung ating pong formulator. Ito pong formulator na ito. Walang iba po kundi si Mr. Ronnie Alonso. Yan po yung formulator and system developer po natin. Okay. Ng ating pong Go Agri Rice Technology. Anong qualification? So, yan po. Anong qualification ni Mr. Alonso? Graduate po siya ng UP. By profession po siya po archaeologist. Pero po isa po siyang misyonaryo na napunta po sa Europe saka sa Japan. Actually yung Japan technology po na sinasabi, nakuha po niya yung technology na yan at dito niya po sa Pilipinas dinevelop. Okay. And even yung mga raw materials po na ginagamit natin dito lang po sa Pilipinas nang gagaling po. Isang konting patikip. Ano ang main ingredient dito? Anong klaseng organic component? Ang organic component lang po ng ating produkto ay good bacteria. Yan okay. Lang po. Ito yun to sa good bacteria na ano. And ang magiging resulta, ito ba yung mga kagaya nung sa organic ano na, mabubuhay ulit yung mga uod, yung mga earthworm, yung mga para sila mismo magpo-produce ng mga nitrogen na kailangan sa lupa at saka yung mga alam mo na yun ba yung klaseng organic ito po, ito? Ito po yun po. Yung pong pag-apply po ng good bacteria, i-restore niya po yung mga nawalang nutrients po sa lupa. Okay. At the same time, i-neutralize niya po yung acidity ng ating lupa. Uh-huh. Opo. Kaya po ang back to basic po. Babalik po tayo sa sinaunang nga pagsasaka na wala na po masyadong inputs na gagamitin. Kaya po, isa po itong factor para makatipid po yung ating pong mga kamagsasaka. Ayun. So kung meron pa kayong mga dagdag na katanungan, meron ba kayong website or na mapupuntahan? Wala pa? Meron po kaming grenade pero hindi pa po siya operational. Sa Facebook? In the meantime po, pwede nyo po kami, ako pong tawagan. At sa number mo na? Po sa binigay ko numero, opo. Ayun. Yun yung at, sasagutin ko po yung mga katanungan po ninyo. Ayun. Yun yung ating kailangan i-develop talaga sa ating mga Filipino technologies, no? Yung suporta ba pagdating sa teknolohiya? Pagdating sa paggawa ng website, packaging, gano'n. Si DTI dapat ang gumagawa niyan, sir, ano? Hindi kayo hindi kayo tinutulungan DTI? Nag-ano lang po, ang amin pong registration po ng produkto, nung una po sa may OCCP, yung ating pong organic certification, ano po? Hmm. Yung nung nag-renew na po tayo, dahil under din po sa agriculture, o sila po yung isa sa nagbibigay ng lisensya, dito po tayo nagpa-renew o nagpa-register
ng ating pong produkto sa FPA po, Fertilizer and Pesticide Authority. Sila po yung nagbigay sa amin ng ano, ay hintulot po. Bureau of Agricultural Industries, tama ba? Ng ano yan? FPA po. FPA po, Fertilizer and Pesticide Authority. Under yan ng DTI o ng agriculture? DA. Agriculture po. DA po, hindi po yan. Kasi ito mga bagay na ganito sa Department of Agriculture talaga ito. No? Hindi ito sa DTI nire-regulate. Ayun. Hindi po, opo. Pero sana makipagtulungan din ng DTI sa pag-promote ng mga teknolohiya natin nito. Kasi hindi lang kayo ang una kong nakakausap tungkol sa mga technologies na produce natin dito sa Pilipinas na maaaring maging alternative ng mga fertilizer and pataba ng mga sistema upang mailayo tayo sa ating dependence sa chemical and imported, lalo na yung word na imported sa kayo, no? Dahil sa nangyayari sa ating paligid na kung ano na lang mga pangka ng gera na nangyayari. Pero siguro uulitin natin to, ha? Next time magdala tayo ng mga or magpresenta tayo ng mga pictures, no? Mr. Elcano. Opo, opo. Marami po tayo, opo. Para mas makikita ng ating audience na totoo 'tong sinasabi natin, hindi lang puro salita. Yes, at po, opo. Hindi ko pa nakita yung mga pictures na 'yan. Katunayan, first time tayo mag-usap ngayon, no? Pinag-usap lang to sa atin na bigyan kayo ng oras at ngayon ko lang dito narinig at maganda, maganda, maganda. Kaya naubusan na rin tayo ng oras. So, magpasalamat muna tayo. Ulitin mo lang yung iyong contact number. Charles John Elcano po ng Go Agri Integrated Farm located in Barangay Pawin, Cavinte, Laguna. Ang aking numero po ay 0939-482-4253. Ulitin ko po ulit, 0939-482-4253. Okay, maraming salamat po. Okay, sa mga nagtatanong ng kanyang email address, i-text nyo na lang siya doon at siya na lang magbibigay doon sa kanyang email address kasi baka kung ano na mag-email sa kanya. Di ba? Privado na lang. So, maraming salamat, Mr. Elcano, ha? Mr. John Elcano. Farmer na mayaman. Kuya Winner, sana tayo naman na susunod. So, ang susunod na programa ay Pilipinas Ngayon kasama si Yusek Robert Rivera at Lady Eliza. Salamat po ng marami. Tambayan sa DWIZ.